نعم. قبل أن نبدأ في الدراسة نتكلم عن مقدمة لدراسة هذا المتن. Bago tayo magsimula sa pag-explain tungkol sa aklat na ito, sisimulan natin ito sa pamamagitan ng isang panimula. Naam, hadhihi al-muqaddimah nas'al fiha as'ila khamsa. Sa itong panimula na ito ay magtatanong tayo ng limang katanungan. As-su'al al-awwal, limadha nadrus at-tauhid? Ang unang katanungan, bakit tayo mag-aaral ng tauhid? لو قال لنا قائل لماذا نتعلم لماذا ندرس التوحيد may magsasabi sa atin na isang tao bakit natin kailangan pag-aralan ang tauhid khulqna min ajli dahil sa tauhid binigyan tayo dahil sa tauhid na ito la yaqbal Allah subhanahu wa ta'ala ay amal illa bil tauhid hindi tatanggapin ang anumang mga gawain maliban na lamang kung ito ay mayroong tauhid la yadkhul janna illa muwahhid hindi papasok ang sino man maliban na lamang sino man merong tauhid lang. Tathir al-hasanat. At ang tauhid nito siya ang nagpaparami ng ating mga kabutihan. Tathir al-sayi'at. At ang tauhid siya ang dahilan kung bakit nabubura ang ating mga kasalanan. Qad yas'alak sa'al indama taqrun ahyana mathalan fi at-tariq yas'alak yaqul hal anta muwahhid madha taqul maaring mayroong magtanong sa iyo sa daan tanungin ka ikaw ba ay mayroong tauhid ano ang iyong sasabihin تقول نعم أنا موحد. سبيل ما إكاو أي ميرون توحيد. يقول لك ما هو هذا التوحيد. سنبي سيو ألو أن توحيد. فإذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أنك موحد. لقد جاء بني جمع من فقولك أن توحيد بدلت من تقديمك من فقولك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إكاو أي سام ميرون توحيد. وإذا قلت أنا لا أدري ما هو التوحيد هذا معناه أنك كاذب عندما قلت أنك موحد. Pagka hindi mo nasagot kung ano ang kahulugan ng tauhid, ikaw ay isang nagsisinungaling. Thumma qad yas'alak sa'il, yaqul hal anta mushrik? Hal anta kafir? Maaaring tatanungin ka kung ikaw ba ay mushrik o kafir? Yaqul la, a'udhu billah, ana lastu bi mushrik. Sasabihin mo, hindi, at hindi ako isang mushrik. Tayyib, yaqul lak ma huwa ash-shirk alladhi harrama Allah alayk? Sabihin sa'yo, ano ang shirk ay pinagbawal sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala? إذا عرفت الشرك هذا معناه أنك لست بمشرك وتبرأت من الشرك. Kapag ka nabigay mo ang tamang kahulugan ng shirk, ikaw ay hindi kabilang sa mga mushrikin at ikaw ay malayo mula sa mga shirk. وإذا لم تعرف الشرك, نقول لعلك تقواقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. Kung hindi mo mabigyan ng kahulugan ang shirk o hindi mo alam ang kahulugan ng shirk, maaari ikaw ay mahulog sa shirk o makagawa ka ng shirk. إذن أهم علم لابد يبدأ به كل مسلم هو التوحيد. Ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat simulan ng isang tao ay ang pag-aaral ng tauhid. نعم هذا السؤال الأول لماذا نتعلم لماذا ندرس التوحيد. So ibigay mo ng katanungan kung bakit natin kailangan mag-aral ng tauhid. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن الأصول الثلاثة لماذا ندرس هذا الكتاب؟ Ang dalawang katanungan, bakit natin pag-aaralan itong aklat na ito? لماذا؟ Bakit natin pag-aaralan? لأننا طلاب. Dahil tayo ay mga mag-aaral. الطالب لابد يرجع في طلب العلم في قراءة الكتب في سماع الأشرطة إلى العلماء والعلماء أرشد أن الطالب أول ما يبدأ به يبدأ بالتوحيد. ويبدأ بهذا المتن المبارك مثل الأصول الثلاثة. Ang isang mag-aaral sa Islam, kailangan niya kumuha ng kaalaman sa mga ulama. At ang mga ulama ay nagbigay ng payo sa ating lahat na tayo ay dapat natin pag-aralan ang aklat na ito. Naam. Idan, limada nadrus at-tauhid, limada nadrus hadha al-matn al-mubarak? Bakit natin kailangan pag-aralan ang tauhid at bakit natin kailangan pag-aralan ang aklat na ito? السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار ما هي الأصول الثلاثة؟ Ano ang usul الثلاثة sa pinakabuod nito? Ano ang tatlong saligan sa pinakabuod nito? الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر الأشياء التي تسأل عنها بإذن الله عندما تدفن عندما تموت. Ang usul الثلاثة o tatlong saligan ito yung mga katanungan sa libingan. Ito yung mga itatanong sa isang tao kapag siya ay inilibing na o nilagay na sa loob ng libingan. Ma rabbukum, ma dinukum, man nabiyuk, alayhi salatu wassalam. Sino ang iyong Panginoon?
ano ang iyong reliyon at sino ang iyong nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. As-su'al ar-rabi'. Ang pangapat na katanungan. ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ يعني بعض الناس يقول أريد جائزة، أريد فائدة من هذه الدراسة. ما الفائدة؟ Ano ang makukuha natin bunga sa pag-aaral ng aklat na ito? Ano ang makukuha natin resulta sa pag-aaral ng aklat na ito? الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Kapag ka ating itong malaman at pinag-aralan natin ang aklat na ito at pagkatapos ay sinabuhay natin at tayo ay nagdawa tungo dito, inshallah, masasagot natin ang mga katanungan sa libingan. At ito ang pinakadakilang bunga sa pag-aaral ng aklat na ito na masagotan mo ang katanungan sa libingan. Naam, as-su'al al-khamis al-akhir. At ang panglimang katanungan at ang huli nito. هذا الكتاب على ماذا يحتوي؟ إذا أردنا أن نعرف محتوى الكتاب فهرسة الكتاب. نعم. Ang aklat na ito, ano ang nilalaman ng aklat na ito? نقول هذا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة. Ang aklat na ito na ating pag-aaralan inshallah ay nahahati sa limang bahagi. المسائل الأربع. Una ang masailo al-arba o yung apat na usapin. Wal masail al-thalath. Pangalawa ang tatlong usapin. Walimala nadrus al-tawhid. Pangatlo, bakit natin pag-aaralan ang tawhid? Wa sharh al-usul al-thalatha. At ang pag-explain o pagpapaliwanag sa tatlong saligan. Thumma khatimat hadha al-kitab. At ang panglima, ito yung panghuli o pangwakas ng aklat.